Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Naghanap na nga, itong si Takuma Inoue at ating pambato na si Jerwin Angkahas sa unang pagkakataon para sa kanilang nalalapit na laban. Sa kanilang pag-aharap ay wala nga tayong makitang asaran, bagkus ay nirespeto nito ang isa't isa at may regalo pang ibinigay itong si Angkahas dito kay Takuma Inoue. Kung saan sinabi nga nitong si Takuma na itong si Jerwin Angkahas pa lang ang pinakamabigat nitong kalaban, kaya ibibigay nito sa laban ang impresibo at magandang laban. Kung saan itong si Jerwin Angkahas naman ay susubukan naman itong ipatikim dito kay Takuma Inoue ang hindi pa nito natikman at yun nga ang matalo na galing sa knockout. Para na rin sa kaalaman ng lahat ay umabot na rin sa 5 Pinoy ang tinalo nitong si Takuma, kung saan isa lamang ang naipanalo nito na galing sa technical knockout at ito nga ang laban niya kay Jake Bornia, kung saan hindi naman bumagsak si Kabayan pero dahil sa malaking cut nito na galing sa tuntok nitong si Inoue ay hininto nga ang laban sa loob ng round 8. Tinalo rin nitong si Takuma Inoue ang dating tumalo kay Jerwin Angkahas na si Mark Atone Geraldo. Naglaban itong dalawa taong 2015, kung saan tinalo nga nitong si Mark Atone Geraldo si Jerwin Angkahas taong 2012. At ang kaisa-isang Pinoy na nagbigay knockdown nitong si Takuma Inoue ay ito nga si Froilan Saludar. Naglaban ang dalawa taong 2016 pero nakuha pa rin ni Inoue ang panalo by a unanimous decision. Sa ngayon ay mayroon ngang disinting ring record itong si Takuma Inoue na 18 wins, 1 loss and 4 knockout. Ang nag-iisang talo nito ay galing nga ito kay former WBC Bantamweight Champion Nordin Oobali. Hindi man ganun kabigat ang kamao nitong si Takuma Inoue, pero matibay at magaling rin kumuha ng puntos, kaya karamihan sa mga panalo nito ay galing sa desisyon. Kaya pabor ito kay Jerwin Angkahas na makagawa ito ng isang upset sa laban. Kung saan nala naman ni Jerwin Angkahas ang ring record na 34 wins, 3 losses, 2 draws and 23 knockout. Kung saan masasabi natin na mas mabigat ang kamao nitong ating pambato kumpara dito kay Takuma Inoue. Pero iba pa rin dahil umakyat ng division itong si Angkahas. Isa rin sa advantage ni Angkahas sa lamang ito ay ang kanyang tangkad. Mas matangkad ito kay Takuma Inoue ng 1 pulgada at kalahati. Pero mas bata naman itong si Takuma ng 4 na taon kay Angkahas. Kaya sa video natin ito ay ating silipin ang mga laban itong si Takuma Inoue laban sa ating mga kababayan na kanya ngang tinalo. Ito nga ang laban niya kay Mark Atone Geraldo, Froilan Saludar, Mark John Yap at Jake Bornia. Taong 2015, itong kauna-unahang laban ni Takuma Inoue para sa isang regional belt. Laban dito sa ating kababayan na si Mark Atone Geraldo. Nakataya sa kanilang laban ang bakanting Oriental and Pacific Boxing Federation Super Flyweight title. Ginanap ang kanilang laban sa Korakuen Hall, Japan. Sa laban ng dalawa ay may undefeated ring record nga itong si Takuma na 4 wins and 1 knockout. Samantala naman itong ating pambato ay mayroon naman itong bitiranong ring record na 31 wins and 6 losses. At ito nga po ang naging highlight sa kanilang laban mga kabusing. これです。これ良かったですね。第8戦で入りました。あっといきなり試合の流れ、試合の展開を変えよう。はい、井上拓真。パーティーの立ちが井上拓真を。さあ、そうですか。あの、最後は、引き返しつつあります。そして狙ってきています。はい。
各馬に必要なことなんでしょう。そうですね、もちろん新記録もそうですけど、はい、的確に当てていくということですね、はい、的確なバッター、しかしこれがプロ40戦目ガキアホーグ、経験豊富度は最大でもあと2つ、戦い抜き、そしてしっかりとプロ5戦、ここまではもう戦績は4戦4勝はい、はい、サリー、全く巻いてました。今まで通りの気持ちでいった方がいいですね。ミドック、ペナルドはとにかくこれを狙ってきますね。はい、本田選手、フィリピンのこれからの選手、あー、ここで、サクラがダウンを取られました。サクラはすぐさま立ち上がりました。そしてもう一度相手を見せます。Kahit may malawak na karanasan itong ating pambato, ay natalo pa rin ito dito sa baguhan pa lang na si Takuma Inoue sa pamamagitan ng puntos. Matapos maging kampiyon itong si Takuma Inoue, ay dinipinsahan naman niya ito laban dito kay Rene Dakel kung saan wala tayong nahagilap na video sa kanilang laban. Pero natalo si Kabayan dito via unanimous decision. Sunod namang Pinoy na nakalaban itong si Takuma Inoue ay ito nga si Froilan Saludar, nagharap ang dalawa taong 2016. Na ginanap ang kanilang laban sa Sky Arena Jama, Japan. Ito ang laban kung saan natikman itong si Takuma Inoue sa unang pagkakataon na bumagsak sa laban. Pero nakabawi nga ito at pinabagsak naman itong si Saludar ng dalawang beses sa loob ng round 8 at 9. 13 kilo no keiyaku weight 10 round de arasaware kono issen desu ga Froilan Saludar Philippines desu. 右のストレートです。さあ左を引き込んでいく。さあ八重樫さん、まずこの右のストレート、はい、体の使い方がスムーズなんで、右のストレートだ。井上拓磨がダウンを奪われました。ロイラン・サルダールの伸びてくるこのマッチメイクというふうに言われていたんですが、思いっきりがいいんですよね。あ、右のボディだ。左、特にこの右ですよね、気をつけた方がいい、はい、右のストレート、ロイラン・サルダール、井上拓磨がなんとこの第1ラウンドダウンを、相手の伸びてくる右のストレート強いね、サルダールは。はい、時間は45秒、第1ラウンド、ミッドストレート、大きなフック、打ち下ろしていく、井上拓磨、ストレート、ハードも上ですが、そうですね、だから、はい、右をよく見てですね、はい、パンチを見て、で負けないことと、はい、あとはボディをしっかりコツコツ叩いていく、左ボディ、ナイスボディですね、相手の顔が歪みました、しかしボディを返してくるのはサンダール、ボディですよね、ボディが非常にいいですよね、はい、少しずつ相手の攻撃を封じ始めているかどうか。左か右、左、カウンターで左フックが入りました、井上拓磨です。左伸びていきます、フロイラン・サルダール力があります、あー、右だー。八重樫さん、今の攻撃いかがですか。いいですね、とてもらしさアンパー、ペイント、この辺りも、うん、連携してきます、アンパー、右ストレート、右ストレート、右ストレート、左、話をしていました、まずは意識をさせてからボディに、こう、ほら、右ストレート、うまい具合にジャブ当てたり、ボール投げたりして、はい、ね、うん、右のストレート、なかなかそこはサルダールですが、はい、弱いパンチと左を使うことによって、はい、あ、左だ、左フックだ、これは大きな、あ、右のストレート、ダウンを奪い返した、来た、ダウンを奪い返した、井上拓磨、見せたような強打です。その、慶応に行くか、ここから、これはヒットしたということです、サルダールがダウン。さあ、八重樫さん、最後の拓磨、この1分間、どんなことを組まれ、しかし、サルダールも、体をうまく使って、リズムを取って、ここで最終ラウンド終了となりました。Pariumang bumagsak ang dalawa, pero umabot pa rin sa desisyon ang kanilang laban. At dito nga nanalo itong si Takuma Inoue via unanimous decision. Taong 2018 ay nakalaban naman itong si Takuma itong ating pambato sa bantamweight division na si Mark John Yap, na mayroon naman itong bitiranong ring record na 19 wins and 12 losses. Importanteng laban ito ng dalawa dahil isa itong final WBC bantamweight title eliminator. Pero dahil sa husay at malinis na patama nitong si Takuma Inoue, ay nakuha nga nito ang panalo laban nito sa ating kababayan via unanimous decision.
Bago pa man naging kampiyon itong si Takuma Inoue sa WBA Bantamweight title, ay may unang Pinoy pa nga itong nakalaban. At ito nga si Jake Bornea, ang twin brother ni Jade Bornea. Kung saan sa labang ito, ay matatawag natin na pangtangkal kalawang lang itong si kabayan dito kay Takuma Inoue dahil naghahanda na nga ito sa kanyang paparating na malaking laban. Kung saan hindi rin naging easy fight itong si Inoue, itong si Jake Bornea, at nagbigay pahirap rin ito dito sa hapon. 50% KO percentage, just 3 knockouts in the 16 wins for in. The fill-out round, that's what we call the first round, uses as the fill-out process, but oh. Right. Takuma Inoue looking to establish that lead left hand jab, high guard anytime Inoue throws. Ooh. But he'll take a half step back, hoping that, you know, Bernier will bite and that he can react off that with maybe a counter. That in the Ohashi gym, they are working on those hooks all day long as he's from the East Coast and just waking up at 2-something in the morning. And you're seeing. So a solid start here in round one for Takuma Inoue. I mean, these guys are like 5'4 as well, but I think it's a big round. Yeah, I think that the biggest guy we have on the card tonight is 100. Nice counter. Slip. Good work with that left hand again. I love that left hand to the body, then bringing it back in between as an uppercut. But when he did throw, and he landed the left hook, and there's a right hook as well. Yeah, exactly. I just want to point it out. Effect. And the reason why I say it is because when you see that opponent's arms come tightly close to the body more, that means those body shots are taking. How this changes things for Bernea. I mean, yeah, right. Pun intended for this card. And another up-and-comer that I like, who's a good. Yeah, he's overreaching, and when he reaches, his head drops. See, that's why Inoue was expecting it, and he tried to throw for uppercut because he expects Inoue to overthrow and bring his head down along with his punch. Bam. He came. As he looks to dig to the body, something that Inoue did extremely effectively in round one. Right, and I think you eyed up, you know, up and down. He just standing up straight forward. Basic and essential punch, but he'll sometimes start with the left hook. Right. Yeah. He'll yeah. The body then finish up top. Because he'll throw it in terms of nice right hand from Inoue. Nice right cross and then finishes the combination again. True to form, down to the body. But boom, he throws a right hand back. Right on the eye. I mean, just look at this swelling on Bernea's face just from the right hand of Inoue alone. Nice upper body movement from Inoue. Like you say, he's slipping. At that cut in the corner, but it's at least it's under the eye, which it appears to be not in the worst spot. All right, and he's lining himself up for Inoue's right hand. So just like that, he has to watch it. He just turned it over right there too, that right hand. Few rounds as he's adjusted from orthodox to southpaw back and forth. And Jamel, what goes through your mind when you're dealing with some bad cuts like that? Oh, I can tell you from experience. Have anything, it just makes you want to take it up a notch. Yeah, because you. Great insight from former world champ, now retired fighter, right, Jamel? Retired fighter and commentator. Christina wants me to stay right next to her, y'all. I'm just telling you right now. You on the mic and everything that you've done in your career and serving our country and all of that. And ito ang limang Pinoy na tinalo nitong si Takuma Inoue. At bukas, sana makabawi na tayo dito sa hapon. Isa lamang ang Pinoy na tinalo nitong si Takuma Inoue na galing sa technical knockout. At imposibleng magawa niya ito kay Angkahas, na alam naman natin na napakatibay nitong ating kababayan. Pero mataas ang prosyento na magawang manakaut ni Angkahas itong si Takuma Inoue sa kanilang laban kung maipatama lang nito ng malinis ang kanyang pamatay na suntok. Kaya abang-abang na lang tayo mga kabusing sa kanilang laban bukas. So yan lang muna ang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po.